Hello mga kalikot, isang mapagpalang araw sa inyo. Welcome to my channel. Bali ang video natin ngayon guys ay itong basic sa pag-adjust ng valve clearance or tune-up ng Suzuki Skydrive. Pero guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga video na i-upload ko pa. Ito guys, mag-tune-up tayo, mag-adjust tayo ng valve clearance ng Skydrive. Ito guys, yung Skydrive na carburetor carb type, tatanggalin muna natin yung cylinder head cover. Meron lang yung dalawang bolt, yan, dalawang bolt lang yan. Ito sa mga Skydrive user, papakita ko sa inyo yung tamang ito, yung pag-tune-up. Ayan, tatanggalin muna natin yan, yung cylinder head cover. Ayan, natanggalan natin yung cylinder head cover. Ito sa mga Skydrive user or gustong matuto sa pag-tune up or pag-adjust ng valve clearance, ayan, tatanggalin din natin to sa may magneto, yung cover dyan sa fan, para dyan natin sisilipin yung timing mark. Ayan, pipihitin natin yan, yung fan na yan, kasi meron dyang timing mark para makuha natin yung tamang top dead center. Ayan, ayan, mapapansin natin guys, meron niyang timing, ayan o, timing mark. Ayan, yung fan tsaka yung sa may crankcase, yan, itatapat nyo dyan. Yan, ayan, mapapansin nyo yan dyan, meron niyang marker. Ayan, nakatapat siya dyan, yung timing mark. Pero check muna natin dito sa may rocker arm, check natin kung may play na siya. Kapag wala siyang play, hindi, kailangan parehas yan, intake exhaust may play. Kapag yung isa lang may play at yung isa wala, hindi pa siya naka top dead center. Isa pa, para malaman natin kung naka top dead center na siya, itong yan, nakatapat siya, pwede natin siyang pihit-pihitin or galaw-galawin yung fan. Yan, di ba, nakatapat siya. Yan, ngayon pwede natin siyang galaw-galawin, tapos tignan natin yung rocker arm. Yung rocker arm yan, yung intake tsaka exhaust, dalawang rocker arm yan. Pag pinihit-pihit natin, makikipapansin natin gumagalaw yung rocker arm, yun o, intake tsaka exhaust gumagalaw. Ibig sabihin yan, hindi pa siya naka top dead center. Yan o, pinipihit-pihit natin, gumagalaw yung rocker arm, yung intake tsaka exhaust. Yun, gumagalaw, which means na hindi siya naka top dead center. Hindi pa siya naka, yan, hindi pa siya naka timing. Kaya ang gagawin natin, yan, kahit nakatapat na siya, pipihitin ulit natin yung isang ikot pa, pakaliwa. Yan, kita nyo guys, umiikot, pinipihit natin yan, umiikot yung timing chain. Unang lulubog yung exhaust, sunod yung intake, lulubog tas aangat. Ayan, mapapansin nyo yan guys, pinipihit natin ang pakaliwa yan. Ayan, dahil kailangan pa natin ng isang pihit para makuha natin yung tamang TDC or top dead center. Ayan, ayan, lumubog na yung exhaust, ay intake, tas aangat yan. Ayan,
Yun ang huling lulubog at angat. Mauuna muna yung exhaust bago yung intake. Yun, napihit na natin ang isa yon, isang ikot pa. Ngayon, pag tamabat na ron, ito, tingin natin pagka, ayan. Yan guys, galaw-galawin natin pag tumapat na rin sa timing mark. Ayan o, naitapat na natin. Yan. Pag naitapat na natin yan, kasi napihit na natin ulit. Pag ginalaw-galaw natin yung fan, hindi na siya, hindi na gagalaw-galaw yung rocker arm. Yan, mapapansin nyo yan. Ngayon, gagamit tayo ng box wrench na 9mm. Then, valve adjuster and then yung filler gauge. Sa intake, ang gagamitin natin dito ay 0.06 or 0.07. Yan, sa intake. Tapos sa exhaust, 0.09 or 0.010. Ayun ang ginamit natin guys yan. Ganyan lang yung gagawin natin na pag tune up or pag adjust na ang valve clearance. Yan, ibabalik na natin. Yan, ganun lang guys pagka magta-tap dead center tayo. Sundan nyo lang yung procedure. Makukuha natin yung tamang tap dead center timing. Pagka-timing para may adjust natin yung valve clearance. So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Ingat sa pagkalikot. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe and God bless sa inyong lahat.